Yo! What's up guys? Usapang Play Turn Games na naman tayo. At sa video to, titignan naman natin ito namang Battle Rise. So itong game na to guys, no, available na to dito naman sa Android and iOS. So pwede nang laruin ngayon to. At in future nga ay magkakaroon ito ng Web3 integration at pwede na nga tayong kumita dito namang mga Battle Coin nila. At ito naman yung pinaka-token sa game, no. So magiging Play Turn na tong game. Pero ngayon guys, no, ay dito nakalagay na sa game yan, Battle Coin. At meron na rin sila ditong quest tab for Battle Token. Kaya nga lang ay integrate pa yan. So bago ma-integrate yan guys, ano bang mga dapat nating malaman dito sa game? So sa video na to, papakita ko yung gameplay nitong Battle Rise. I-check naman natin yung mga updates, lalo na yung mga free mint nila. So meron na itong mga free mint at yung upcoming NFT mint nga na mangyayari. So i-check din natin yung NFT na yan. So una, umpisa muna natin dito na nga sa nangyayari nilang free mint at pwede pa nga tayo maka-free mint dito every day. So under naman dito guys, no, game.battlerise.com. Syempre, lahat ng link ilalagay ko naman sa description sa baba. At meron din ditong referral link, you know, para nga ay makapag-earn kayo ng mga gold at ito nga mga star steals. Nagagamitin natin yan in-game at mamaya papakita ko yan, you know. Pero yan, meron tayong referral code dito. Itong code lalagay ko sa baba. Pero under dito ng wallet guys, ay pwede tayo makapag-mint everyday, you know, hanggang day 30. Pwede tayo mag-mint ng mga in-game currencies. Very valuable yung mga currencies na yan sa loob ng game ngayon. Pero dito naman, each 6th day ay pwede tayo makapag-mint nitong mga book NFT. So itong mga book NFT guys ay collectibles to at yan, meron silang total na 5. Ngayon pag nakompleto natin yung mga book ay pwede naman tayo makakuha nitong very rare or itong legendary nila na champion. Yung mga champion, yun yung mga characters natin in game. So 5 books ang kailangan. And ang kagandahan dito, wala na rin gas fee. So sila na rin yung nag-shoulder ng gas fee. So i-airdrop na lang yun dun sa wallet mo after mo nga maklik itong mga buttons dito at kailangan mo lang maglagay ng wallet mo. So yan, nakalagay. So papasok na yan sa wallet ko kaagad. And makikita naman yung mga minute natin guys, no, dito naman sa Rareable. Yan, meron na ako dito. Ito, Anu. So, parehas Anu yung nakuha ko. And under naman yan ng collection ng Battle Rise Tomes. Yan. Ang pinakamahal ay itong Tiamat, itong blue. So, pag na-collect mo lahat yan, pwede mong i-exchange yan para nga maging champion na very rare. And kung kulang ka sa tome or merong kailangan ng tome, pwede mo namang ibenta yung tome mo dito. Ngayon, ano pa ba ang dapat nating malaman about nga dito sa game? Bago nga nila ma-integrate itong Web3 ay ito namang Founder Pass token. So ito yung Founder Pass NFT nila na na-postpone nga yung minting nito guys, no. At yun nga, magmi-minto ulit this September or hintayin natin yung announcement kung kailan talaga ang pinaka-minting date dito. Pero ito yung pinaka-genesis nila or pinakauna nilang NFT na collection maliban nga dun sa mga books, you know. So ito guys, sa mga naka-whitelist ay $150 ang minting. Pero sabi ko nga, di ba, wait lang tayo sa announcement kasi nga ay meron pa silang binabago about nga dito sa minting, hindi lang sa schedule, baka magbago din yung price. So yung Founder Pass guys, yun yung pinaka-limited dito na collection. At pag nag-stake nga tayo nito mga Founder Pass for 1 year, ay makakapag-mine tayo ng weekly battle tokens. So aside sa makukuha nating battle tokens sa game, pag na-integrate na, ay meron pang weekly battle rewards. Ito namang merong mga nakastake ng mga Founder Pass. And aside from that, napakaraming mga binibigay ng mga in-game items, mga starter packs, pati yung battle pass guys, no, malilibre ka naman sa monthly battle pass mo. Mamaya sa game, check natin yung battle pass na yan at mas mataas nga yung drop rate mo ng mga rewards doon naman sa game pag mayroon ka nitong Founder Pass. So check nyo yung game kung nagustuhan nyo yung game, ano, ay try nyo kung gusto nyo mabumili nitong mga Founder Pass at mayroon nga mga discount yung mga naka-whitelist dito naman sa minting na to. So yan naman yung mga current and upcoming event dito naman sa Battle Rise. And on time nga din tong video ko guys kasi kaka-start lang nitong bagong season. So check natin to, no, mayroon ditong Battle Pass. Pag check natin yung Battle Pass, yung VIP dito na Battle Pass, 455 pesos ang halaga. Meron din namang free. So pwede tayong makakuha dito ng mga shards pang upgrade sa champions natin at pwede tayong makakuha nitong mga forged steel and itong mga in-game currency kagaya ng crystals at itong mga golds. Pero kung free lang, okay lang din naman. Libre lang naman yan, you know. Mas konti lang yung rewards niya dito naman sa free. So bagong season na guys, kung gusto nyo i-check yung game at pag nagustuhan nyo nga, you know, is on time kayo. Bagong season, bagong rewards, and bagong leaderboard nga yan. Meron tayong dalawang gameplay. Meron tayong dungeon at meron naman tayong arena. Yung arena, yun yung PvP
PvP nila. So tier 1 lang ako sa PvP. Itong dungeon, dito naman tayo kukuha ng mga pang-upgrade natin ng mga champion. Ngayon, balik tayo dito pagka chinek natin yung collection. Ito naman yung mga champions. So yung mga champion natin, kailangan natin ng 5 pag pumasok tayo sa dungeon at 5 rin pagka pumasok naman tayo sa arena. So ma-unlock natin yung mga champions na yan, you know, sa pag-explore nga ng mga dungeons. So sa start, bibigyan tayo ng 5 mga champions. Yung mga champions dito guys, no, meron tong mga items. At balita ko nga, itong mga items na to, tinatawag naman nila mga artifacts. Ito naman yung magiging NFT. So mako-convert natin to sa mga NFT, itong mga artifacts na to. Itong mga artifacts na to, meron dito mga rarities. Meron dito mga spell, meron dito mga pampalakas, at iba-ibang klaseng item, you know. Na-loot ko lang din yung mga item na yan. At syempre, itong mga heroes natin, pwede nating i-train yan. Magbabayad tayo ng gold and crystal para magpataas ng level, at pwede din nating i-upgrade yan pag meron naman tayong enough shards. So ako wala pa akong shards, kaya yung champion ko is rare lang, you know. So 5 champion ang starting. So after mo ng tutorial ay dito, pwede ka na mamili ano ba dungeon run and arena. So pagka pumunta ka sa dungeon run guys, ay mamimili ka naman ng gate. So sa isang gate, parang isang adventure yan guys, no, at malalim tong mga dungeon na to. So pagka nag-open ka ng gate, ay kailangan natin magbayad ng mana. Pero huwag kayong mag-alala, yung mana na yan, so parang energy system to guys, no, para hindi unlimited fight. So nagre-restore yan every 7 minutes, 1 mana siya. Pwede ka rin mag-purchase ng mana gamit itong pinaka-purple crystal na to, magic crystals yan. Babayad ka kung naubusan ka ng mana. So pasok tayo, no, 30 mana ang kailangan. Pagka pumasok tayo dito, ipoprompt tayo na kailangan natin mag-select. Ako wala akong options kasi yan lang yung pinaka-champions ko eh. Meron akong 1130 champions power. So confirm ko yan. Ito naman yung mga items ko. Pwede ako magdagdag pa ng items kung meron pa eh, no. Pero wala na yata ito. Meron pa akong divine gauntlet. So pwede mong i-check yung mga champions mo bago ka pumasok nga sa dungeon. Kasi palalim na palalim, pag hindi mo na kaya, diba, matatalo ka sa dungeon. Kasi malalim yung story nito guys eh. So confirm natin yan. At yun nga, meron itong mga backstory din. Ngayon guys, bubungad agad sa inyo ito namang choose your path. Itong choose your path sa dungeon kasi, meron tayong mga path na magseselect tayo ng kung ano ba yung story na papasukin natin dito sa dungeon, diba? Kunwari ito. Kung ito, pinapili tayo si Uruk, Nantos, at itong Tiamat. So pwede tayo, kunwari, Nantos ang gusto natin. So dahil yun yung sinelect nating path guys, no, ay nabigyan naman tayo ng divine intervention. Ibig sabihin, may pwede tayong mamili dito ng skill na pampalakas ng hero natin. Kunwari ito, all champions gain speed up to 2 turns. Tapos select natin yan kung anong champion ang lalagyan natin dyan. Pero ito, all champions naman eh. So confirm natin yan, at yun nga, papasok na tayo sa another room. So ito na yung room ng dungeon. Lalaban tayo dyan pag in-explore natin yan. So after natin lumaban, ay magsiselect ulit tayo ng path, diba? So walang isang game na kaparehas kasi nga iba-iba ang pwede nating path na piliin hanggang makarating nga tayo doon naman sa pinaka-boss. So explore natin tong isang room na yan, you know? Yan. So meron tayong mga kalaban dito. So dito guys, no, pwede kang mag-manual sa game. Pwede ka rin mag-select ng opponent. Kunwari ay pupuruhan mo tong isa, itong skeleton na yan. Pwede mong i-select yan at yan, umatake siya. And next hero naman, ito, pwede kang mag-heal din sa isang hero or pwede mo ring atakin ulit yung same enemy. So pag inatake natin yan, yun, patay. Pero meron din naman ang option na pwede ka mag-auto. Kung malakas yung team mo at confident ka nga na hindi mo na kailangan i-manual yung team mo, pwede mong i-auto yan. And karamihan dito guys, no, nag-auto lang sa mga low level. Ito low level lang to. Ngayon, kung palalim ka na ng palalim sa dungeon, minsan kailangan talaga. Kasi ako natalo ako last game eh. Kailangan mo talaga mag-manual lang. Kagandahan lang dito, hindi ka na pa-pressure kasi wala naman siyang time limit eh. So pwede mo siya parang idle game lang sa gilid mo, diba? Or pampalipas oras lang at meron nga tayong speed. So, i-auto natin, no? Click lang natin itong play button. So, hayaan ko nang patayin ng mga champions ko yung kalaban, no? Idle lang. At yun nga, ay mahina lang naman yung kalaban dito kasi ano lang to eh, parang first room lang siya ng dungeon. No worries na matatalo ako kasi nga ay ano lang, very weak lang to guys, no. So tignan natin, no, sa second dungeon or second room kung ano mangyari. Ito, yun, ay patay yung mga kalaban. So victory, 3 star. So ito yung mga nakukuha ko. Meron akong mga nakukuhang shards, pang upgrade ng mga heroes, yan. And mga crystals and gold and experience. So pag clinic natin yan, so another storyline na naman to. Papapiliin na naman ako, ano bang gusto mong pasukin? Shrine of Nantos ba? Kasi meron niyang perks bawat isa. No? Kunwari ito, ano naman yung pipiliin natin? So papapiliin na naman tayo ng perks after nyan, yan, kung anong perks. Kasi kay Anu, parang ano to eh, parang divine healing, mga ganun. So dito, click natin to si all healing skills gain 50%. So dito guys, no, ito, healer ko kasi to eh. So dyan ko ilalagay sa kanya. So confirm natin yan. At kung makikita natin dito guys, no, madadagdagan ng mga buffs yung mga champions natin habang palalim tayo ng palalim sa dungeon. At so confirm natin yan. After natin mamili, pasok na naman tayo sa isang room. So pag in-explore natin yan, same din. Merong mga
iba-ibang klaseng set of enemies na tatalunin natin dito. So play tayo ulit na explore na natin yung dungeon. At yan guys, no, ongoing yung dungeon na yan. So pwede ka magpalit ng game mode nang hindi nawawala yung progress mo ng dungeon. Yun din yung kagandahan dyan. At dito, kunwari, mag-aari na ka naman. PvP, no? Palit naman tayo kasi ang makukuha naman natin dito sa PvP, ito namang mga bounty coins. So pag nanalo tayo sa PvP, bounty coins tayo. Meron tayong limit na 900 bounty coins at pwede natin yung ipapalit dito naman sa store. Pwede tayong bumili ng mga shards. So yung mga shards na yan, yan yung pang-upgrade naman natin ng mga heroes. At meron din yung leaderboard. So check natin dito, you know. Itong pang-apat guys, ka-guild namin to. So medyo malakas na yung mga champion niyo. Meron na dito mga legendary, mga 7 star heroes yan. Sobrang lakas na nito. So yan, pag-fight natin, ganun din. Meron tayong lineup ng mga hero na pipiliin natin yung lineup ng hero. So fight lang natin to. So maghahanap yan ng enemy, you know. So yan guys, kung makikita nyo walang item yung kalaban natin. So easy win to. So pag nakita nyo ganyan, walang item, pwede na kayong mag-auto siguro. Ako mag-auto na lang ako dito eh. Ta-times to ko yung speed. Auto mode lang. Pwede rin ako mag-manual yan pag pinos natin, you know. Pwede ka mag-manual, kunwari mag-heal ka. Wala pa namang bawas eh. Pipiliin mo sino bang papatayin mo muna. Kunwari itong aso muna. Yan, banata natin. Ay, patay agad kasi wala siyang item. Ako level 6 na yung mga ano ko, mga champion siya level 1 lang. So babanatan ko na yan. Yan, multi-shot. Ito naman, meron din itong taunt. Kung gusto mong itong tank lang ang tirahin ng kalaban, pwede rin. So multi-shot yan. Ayan, auto ko na. So sobrang hina lang ng kalaban guys, no. Ano lang naman to yun. So nasa sobrang babang MMR lang to. So pataas na pataas yung MMR mo, ay pahirap ng pahirap naman yung kalaban yan. Pag natapos yan, tier 2 na ako, diba? So meron na akong 600 bounty coins. So yan yung makukuha natin dito naman sa arena. So yan yung guys, no, dalawang game mode pa lang sa ngayon. Dadagdagan pa daw to nila. Ngayon, ano bang chain to? Wala pa siyang chain. Inaano pa lang lang. Kumakausap pa sila ng iba-ibang klaseng mga partners kung ano bang chain ilalagay itong game. Pero ngayon, pwede nang laruin at magiging advantage mo nga para paglabas nitong mga battle coin o itong mga battle token. And baka magkaroon din ito ng play to earn up, 'di ba? Kasi ganun naman kadalasan ng mga launch. At 'yan naman yung battle rise, ay huwag niyo palampasin. Libre lang 'yan, libre din yung gas. Makakuha tayo ng mga NFT at para makabuo nga pang exchange dito sa very legendary na champion. And aside from that, nakaka-addict din naman yung game. So kayo na bahala mag-explore sa game, no? Available na, ilalagay ko lahat ng link sa description sa baba at mag-update ako sa inyo guys na about naman dito sa game kung lumabas na ba yung token niya, kailan ba TGE at kailan ba ang minting ng Founder Pass. So abangan nyo. At syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa usapang play to earn games. See ya guys!